Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide, lalo na sa ating mga kababayang overseas Filipino workers saan man sa mundo. At samahan niyo na naman kami, ako sa isang edisyon ng mahiwagang mundo ng politiko. Ako po si Raymond Dinaza, espesyal na naman edisyon ngayong umaga dahil ang makakausap natin ay isang congresswoman, doktora at dating health secretary. Siya rin ang tinatawag na Doc Nanay. At mukhang nagiging suki na natin mga kapolitiko ang mga Ilonggo dahil last time we interviewed Iloilo City Mayor Jerry Treñas at isang Ilonggo, Ilongga ang ating guest at hindi na po ako magpatumpik-tumpik pa. Mayong aga, welcome sa mahiwagang mundo ng politiko, Congresswoman Janet Loreto Garina ng 1st District ng Lalawigan ng Iloilo. Good morning, Congresswoman Garin, and it's nice to see you again, to hear from you, Congresswoman. Mayong aga, Raymond. Thank you for inviting me. Ayan. Bago tayo pumunta sa ilang mga nakahanay na ating pag-usapan ni Congresswoman, gusto ko lamang din, medyo seryoso ito ah, seryoso usapin dahil kumusta po? Medyo nakamove on na ba kayo sa hiwalayang Casniel at nakita namin sa inyong post sa Facebook at meron pa kayong kapaalala sa mga Ilongga fans ng Casniel love team at relasyong Casniel, Congresswoman Janet Ma'am. Actually, Raymond, di pa ako nakaka-move on. Kasi kaya nga dapat before mag-move on, meron tayong acceptance. Alam mo kasi anong nanghihinayang talaga ako? Parang naisip ko, siguro kung meron silang baby, merong anak, yun yung parang puwersa na magbaban sa kanilang dalawa despite all the challenges. Ang tingin ko nga dyan, ang tingin ko dyan, baka bata pa sila nung naging sila, parang puppy love na pinanindigan, pinangatawa na lang nila. And siguro, come to a point na na-burn out na lang din yung dalawa. Pero Raymond, ganito, no? Medyo nag-segue nga tayo doon. Alam mo, bilang doktor, no? Ang pagkakaalam namin, psychologically, ang pinaka-challenging sa isang relasyon ay yung first 3 years. Kaya kapag nalampasan mo yung 3 taon, ibig sabihin nun, nalampasan nyo yung challenges. Pag dumating kayo, umabot kayo sa 5 taon, stable usually ang relationship. Kaya nga, parang ito 11 years eh. Kaya nakakapanghinayang. Pero siguro ganun na rin talaga. Kasi sa edad nila ngayon, ang importante rin ay happiness. No? If you're not comfortable with each other. Kaya nga ako, medyo masakit yung puso ko. Kaya lang inisip ko, bakit ko ba pipigilan ang kagustuhan nila? Baka mas masaya sila kung hindi na sila. Sabagay, baka they are just taking a break para eventually, we do not know, Congresswoman Janet, baka magkakabalikan at the end, sila pa rin naman. Anyway, with that, Congresswoman, eto, kayo po ay nagsilbi bilang health secretary for a year, babang umahigit 1 taon na naging health secretary kayo sa ilalim ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino, ma'am. Almost 1.5 years. Medyo matagal-tagal din kasi nakasama ko yun kayo dati rin sa gabinete ni Pangulong Noynoy. So medyo hindi naman tayo kumbaga parang total stranger sa isa't isa sa public service, Congresswoman Janet. Ito, gusto ko lang malaman, mas makilala ng ating mga kababayan kung sino ba si Janet Garin na representative ng 1st District ng Iloilo. Kilala rin kayo, Congresswoman, bilang Doc Nanay. Bakit po ito ang gusto niyong itawag o parang image ninyo, Congresswoman Janet, ma'am? Actually, nanggaling yun dun sa ating mga kaibigan, sa ating mga constituents. Nagsimula kasi yan ng every time meron silang katanungan sa kalusugan, ako yung tinatawag, no? And then nagkaroon nga sa isang radio station sa Iloilo, lalo na nung before, nung nagpandemya, nung lumabas yung pandemya, nagkaroon ng claim war for correct, no, factual medical information. Kasi ang dami yung mga fake news na naglalabasan. Ang dami rin mga peking eksperto na naglalabasan. Kaya nagkaroon ng panawagan sa akin na
magkaroon ng parang doctors R, yun later on naging doc nanays R, kung saan pinag-uusapan yung iba't ibang sakit at kung ano yung mga katotohanan at ano naman yung myths, no? It was myths versus facts. Hanggang ngayon, nadala na yung pangalan na yun. By the way, bilang doctor, ma'am, ano po yung parang specialization nyo sa as a pediatrician o gynae o internist pala? Nag-train ako ng obstetrics, no? Kaya okay. lang, nung napunta na nga ako sa politika, I was actually the incoming chief resident. Nung napunta na ako sa politika, eh, syempre, medyo nahirapan tayong magbalanse ng aking pagkadoktor sa probinsya at yung trabaho naman sa Kongreso. So I segue to public health and then crash course din tayo, no, ng public health sa Amerika, especially yung focus natin sa infectious diseases at yung ating mga HIV patients. And nung nasa Kongreso nga tayo, ipinursu pa rin natin yung ating masters in business ad with specialization in healthcare kasi kailangan ibalanse yung kalusugan at yung ekonomiya. Dagdag pa dyan, dumating yung punto na nakakuha tayo ng isang scholarship through the University of Geneva papunta sa Global Center for Global Health, no, sa Les Penchures, sa Annecy, France. Kaya nagkaroon tayo ng advanced vaccinology na training. So talagang well-rounded physician, doctor pala kayo. Anyway, bakit po gusto lang namin malaman kung paano kayo nagkaroon ng interest na pasok sa politika, sa public service? Dahil ba nasa dugo ninyo, galing po ba kayo sa hanay o pamilya, angkan ng mga politiko, Congresswoman Janet? Well, hindi may pagkakaila talaga yung Raymond, no? Kasi simula bata ako, nakikita ko na yung aking father who was a mayor at that time. Pero nag-segue kami kasi si Papa lang and then mostly negosyante yung aking magulang, lalo na yung aking nanay, no? Si Mama. Kaya lang, during college days, meron tayong mga tinatawag na school politics, no? Very active ako sa mga student council, sa movement ng university. Hanggang nagkaroon nga nung kabataan, at tayo ay naging representative nung kabataan. And so by virtue of being the president nung Sangguniang Kabataan, and naging board member ako ng Leyte. That started my entry into politics. Kaya lang, nung andudun na nga ako, kapag napupunta sa ospital, ang mga usapan naman, I was a medical technologist during that time. Kapag nasa ospital, mababa ang pananaw ng mga medical professionals. Not all, pero kalimitan kasi outside the political circle. Parang medyo may konting stigma na kapag ikaw ay politiko. So talagang umayaw na ako sa politika and I decided to pursue my medical course. Kaya lang, pilit akong binabalik na sa politika. Ako'y na-in love. Napunta sa Iloilo, iniwan yung probinsya ng Leyte. And when I was there, I was helping my father-in-law during sa campaign. Unfortunately, yung kandidato niya sa pagka-board member ay na-stroke. I think that was 2 days before the election. Eh, dahil ako naman ay umiikot na, nag-handle ng mga kampanya at lahat. Tapos, syempre, yung father-in-law ko at yung aking asawa ay politiko na doon. Naging convenient na substitute candidate ako. And dahil medyo televised yung session sa Iloilo, medyo nakilala tayo ng konti. At until it prompted me to seeking a post, seeking a congressional seat. So parang nagdati kayong congresswoman, representative na pala noon, bago kayo na-appoint, eh, no, sa executive department as health secretary, Congresswoman Janet. Yes, naka 3 terms tayo noon, no? So, yun nga ang ano, eh, yun nga yung medyo nakakatawa pero nakakagulat. Kasi sa local politics, syempre, matagal akong nasa Partido Lakas, no? Nung dating una akong pumasok sa politika dahil yun na talaga yung partido na kinasamahan namin. Where we belong. No? Then, I met the former president, si Pinoy, nung siya ay congressman. Last term niya, first term ko naman. At I was very strong during that time sa health advocacies. May mga panahon na yung nurses natin, eh, medyo nagiging kawawa, no? Yung mga ibang nag-graduate at hindi nabigyan ng mga certificate. Kaya,
laban ng laban ako. Noong nagugulat lang ako, the former president pala was discreetly observing me, no? Yung passion mo for your advocacy. So, maski hindi kami magkasama sa politika, nung medyo naghanap nga siya ng makakatulong sa kanyang administrasyon, I was offered the post, no? Nung panahon nga nagkaroon nga ng vacancy. So, initially I was undersecretary kasi sabi niya, magkatulungan muna. Sabi niya, yung politika kasi dumadaan lang yan. Ang importante, nagtutulungan tayo lahat para sa taong bayan. Mm-mm. Ayun pala yung parang naging history ng political life ni Congresswoman Jan. Ito, mapunta tayo sa current situation, current issue, Congresswoman, dahil dumarami pong nagkakasakit ngayon, lalo na yung influenza. So, ano po ang inyo pong reaksyon, masabi, pananaw bilang doktora, yung pagtaas po ng flu cases sa bansa at inaasahan pa lalo dahil sa unusual change sa ating panahon at lalo na yung mga pneumonia, mga ganitong mga sakit ngayong panahon ng mga Burmans and towards the first quarter of the year, Congresswoman Janet. Alam mo, Raymond, kaakibat ng climate change ay maraming sakit. So sa pabago-bago na panahon, merong mga sakit dati na mabubuhay ulit at medyo mas magiging aggressive sila. Meron namang mga bagong sakit na magsusulputan. At yung ating existing viruses and bacteria and even parasites ay magka-take advantage sa pabago-bago na klima kasi bumababa ang resistensya ng tao sa ganung paraan. Now, mahirap talaga, no? But that is part of life, no? Kapag tayo yung umiikot, yung exposure talagang nandiyan yan. So balit, ano ba ang dapat nating gawin? Napakamahal kasi ng healthcare cost sa Pilipinas. 60-70% ng gastusing pangkalusugan ay out of pocket. Ibig sabihin, bit-bit ni Juan at ni Maria yung gastusin sa kanyang kalusugan. Kaya maganda talaga kapag yung out-of-pocket expenditure ay highly subsidized. Actually, Raymond, nahiya lang ako, no? Modesty aside, no? Lingid sa kaalaman ng marami, yung medical assistance program, yung parang malasakit fund, it actually started during the time of the former president, no? I was undersecretary that time at nagkakaroon nga ng maraming controversy sa PhilHealth. Nung bago ako at USEC, pinupost ko sa Kongreso yung medical assistance program. Bakit? Dahil instead na uubusin mong ibayad sa PhilHealth yan at hindi naman ako cover yung the whole medical bill, yung hindi mako-cover ng PhilHealth ay mababayaran ng medical assistance program. Yan po ang naging purpose. And that I initiated and proposed that program which Congress approved and the former president approved at kineri over ga nung next administration. Linagyan lang ng pangalan na malasakit. But it really started during my time kasi nga ang mahal ng gastusin ng kalusugan. So moving forward, dapat talagang tinitingnan natin sa maraming sakit na darating, lalo na yung pneumonia, napakamahal ng antibiotic, lalo na kapag ikay na ospital. Ito pang tinatawag bilang Mycoplasma pneumoniae, no, na isang uri ng bakterya na sinasabing baka yun ang nagkukos ng malawakang sakit sa mga bata sa China. One of the causes, no? Kasi marami namang ibang viruses pa ang lumalabas din at bakterya. Pag atypical pneumonia kasi, medyo nangangailangan siya ng mas mahal na antibiotic. Kaya ang dapat siguro nating gawin, hindi na siguro, talagang dapat gawin, no? At i-convey rin natin yan kay Secretary Herbosa at sa pamahalan ngayon, dapat nakapreposition yung mga gamot na ito. Kasi napakasakit na magkasakit, magpapasko pa. Tapos yung pera mo kulang pa sa pambili. No? Kasi ang dami nating hospitals, lalo na yung devolved institutions, walang available na gamot. So kailangan magkaroon tayo yung through national government, magkaroon ng para stockpile ng gitong mga gamot para available sa lahat ng mga, lalo na sa mga public hospitals, Congresswoman Janet, ma'am. Yes, yung ating kasing gobyerno, bubibili yan ng mga gamot. In fact, yan yung isang naging advocacy ako nung nasa DOH ako at question ko. Nalala ko pa, no, nagalit tuloy yung aking question na director, no? Kasi in a nice way naman, no? Ang sabi ko lang naman sa kanya, nung sila ay nasa National Center for Pharmaceutical Access to Medicines, merong isang bilyon na pondo
na pinamimili ng gamot na binibigay dun sa mga RHU. No? Kaya lang, marami dun ang nag-e-expire kasi hindi naman ginagamit. Meron rin malaking pondo na pinapamili ng gamot na binibigay sa ating government hospitals. Kaya lang, itong gamot na ito ay nire-refund naman ng PhilHealth. Dapat, yung gamot na binabayaran ng PhilHealth ay hindi yun ang bibilhin ng gobyerno na ibibigay sa mga hospitals. Kasi, ang binibili natin dapat ay yung mga antibiotic na mahal at kailangan, yung ating mga chemotherapeutic drugs na hindi binabayaran ng PhilHealth. Kasi, yun ang purpose eh. Dapat mabalanse natin, maibsan yung gastusin sa kalusugan. So, with the influx of many diseases, itong ating pneumonia, flu-like illnesses, ang dapat at kailangan ngayon ay paano maiibsan ang gastusin ng pangkalusugan. Government really has to subsidize healthcare. Medyo babawasan natin yung ibang mga biyahe, babawasan yung ibang mga meetings kasi pwede naman mag-Zoom at ibuhos ito sa mga pangangailangan ng taong bayan, lalo na yung gamot na kinakailangan nila sa mga ospital. Ito ang masasabihan nga rin, Doktor, at Congresswoman Janet, yung prevention is better than cure. So ano po ang maaari natin maipapayo sa ating, o paalala sa ating mga kabayan para maiwasang magkaroon ng mga itong sakit, yung influenza, yung pneumonia? At Premier N, bilang doctor, gusto ko lang din malinawan siguro para sa akin at sa ibang ating kabayan, totoo ba o just a myth yung kapag natuyuan ka ng pawis, nainitan ka, tapos aircon, then labas ulit, pinagpawisan, then aircon. Totoo ba yun na nagkakakos ng pneumonia o sakit sa baga, Congresswoman Janet? Sa totoo lang, case to case, no, hindi siya yung direct cause, pero depende sa edad. So, mas umiedad tayo, mas hindi kaya ng katawan natin yung drastic na changes in the temperature. So, biglang init, biglang lamig, parang medyo internally nabubugbog yung ating katawan. Pero pag mga bata, carry pa nila yun. Ang pinaka-importante na prevention, kasi prevention is better than cure, tama po kayo. Ang pinaka-mura at walang bayad na gamot para sa tao ay tulog. Kalimitan kasi sa atin, walang tamang oras ng pagtutulog. Yan po ay nakakapababa. No? Guilty ka ba, Raymond? Guilty tayo dyan sa kula na tulog. Well, trabaho. Yes. No? So, ang dapat lang nun, kung masyado kang stressed sa buhay, grabe ang trabaho mo, bumabawi ka. Na bumabawi ka sa tulog. At pinakamaganda yung natutulog ka dun sa panahon, dapat deep sleep ka na between 12 midnight hanggang alas 3. Pero before that, tulog ka na. Kasi proseso yan hanggang dumating ng stage 4 yung iyong tulog. So, before 10 o'clock, tulog ka na. Pero kung syempre nagpuyat ka, bumawi ka. No, bumawi ka ng tulog. Kasi parang computer yan eh. Nire-reboot mo yung iyong katawan. And of course, dapat kagaya nung Castnil. Huwag tayong madidepress. No, kailangan... Kailangan na alam mong i-carry yung stress. Kasi yung stress, maski anong vitamina ang inumin mo, maski anong tulog at magaganda masusustansyang pagkain ang gawin mo, kapag hindi mo kayang i-manage yung stress, nakakapagbagsak yan ng ating resistensya. O kaya nga, nakakaingit yung mga in love at happily in love kasi mukhang mas healthy sila kumpara sa mga broken-hearted at nag-overthink sa kanilang mga partners, kung usuman dyan. Yeah, nagiging stress reliever kasi yan. Kaya kay DJ, kay Daniel Padilla, huwag kang mag-alala. Andito ako. Kung kailangan mo ng doktor. Eh, Doctor of Heart. Anyway, ito, speaking of the heart, syempre, the heart of for the work, kumusta po ang trabaho sa Kongreso? Ang stress ninyo ever since na natapos yung Aquino administration na kaalyado nyo at sumunod itong Duterte and now Marcos administration, matindi ba yung stress dahil medyo hindi nyo kaalyado, correct me if I'm wrong, Congresswoman Janet, yung the recently passed and now the present administration? Well, I grew up in Leyte, so lumaki akong
yung aking papa was working closely with our former governor, si Cocoy Romualdez, who happens to be the father of Speaker Martin. So, yan po yung, nung ako'y bata pa at maliit pa, kapag nabibisita at umiikot sa probinsya, ako yung bumibili ng ice, nag-aayos ng mga pagkain. And then the former First Lady, Imelda Marcos, whenever nasa Leyte yan, kasama ako dun sa mga batang tinuruan na sumayaw. Meron kaming mga damit palagi at kumpleto ako, no? Damit, sapatos, pati underwear. Binibigay ni former First Lady yan ng mga bata pa kaming maliliit. No? Be that as it may, no? Nagkaroon nga ng mga challenges sa kanilang political life. At ako kasi may parents comes from political families, no? Yung pamilya ng aking nanay ay anti-Marcos, yung pamilya naman ng aking tapa, yung diehard Romualdez and Marcos supporter. So at, mix naging mix yan, no? Ang napaka-challenging nung aking mga pinagdaanan, Raymond. Alam mo, hindi ko sukat akalain. Honestly, I was a very reluctant politician. Even yung unang beses na tumakbo ako ng Kongreso, hindi na muna ako nang umuwi ng bahay ng 2 weeks, no? Sa ospital ako natulog. Kaya akala ng mga doktor, ang sipag-sipag ko. Lahat ng operation, lahat ng mga nasa emergency room, lahat ng walang doktor na magkukonsulta, kasi yun yung nag-alisan ang mga doktor at naging nurse abroad. Kinukuha ko kasi nga na-pressure ako dun sa panawagan na patakbuhin akong congressman dahil nakikita ko yung buhay ko na magiging doktor ako, magkakaroon ng hanap buhay, and yun yung passion ko supposedly eh. Kaya lang andun nga yung panawagan, no, to be of public service both in the government and as a doctor. So medyo sa totoo lang, ang hirap ng buhay ng nasa politika kasi minsan hindi mo na alam kung sino yung totoo at sino ang hindi totoo. No? At minsan, ang medyo mahirap din. Yung iba may passion to serve. Yung iba naman yung kanilang passion. So it's really just like being in the corporate world, ganun din may challenges. Sa politika ang dami. So pinaka-biggest challenge ko, because I'm a trained ADVAC. An ADVAC is Advanced Vaccinology. Alam namin paano ginagawa ang bakuna. Ano ang mga naging sakit na na-eradicate dahil sa bakuna. Unfortunately, marami ang anti-vaxxers and they're also a strong group. Mm-hmm. Ito rin pinush ko yung reproductive health. Ako yung naging principal sponsor. Hindi kami magkasama ni former President Pinoy sa partido at sa politika. Mm-hmm. Pero nung sa trabaho, in fact, magde-deputy speaker ako noon nung siya yung naging presidente. At dahil hindi nga kami magkasama ng LP sa lokal, medyo ako, hindi natuloy. No? At ako'y naintindihan ko naman yon kasi ganyan ang politika. But then I ended up being part of his cabinet by virtue of our working relationship. So sabi ko nga nung kapanahonan na yon, ang hirap ng challenges. No? Kasi yung hiningi ko sa kanya noon is reproductive health. Sabi ko, Sir, Mr. President, last term ko na po, wala naman akong ibang hihingihan kundi ipasa yung batas na ito because yung kanyang political will can actually pave way for the passage of that very crucial law. Kaya lang, nung naipasa yan at in-implement ka namin, nakasuhan kami ni Secretary Cabral no, dahil sa RH. After naman yan, nakasuhan naman kami dahil sa bakuna. Challenging talaga kasi wala kang ibang ginagawa kundi to push for health equity. Na yung available sa mga may pera ay maging available rin sa taong bayan. So, those are the risks, no, of being in government. Pero ang importante, alam mo ang ginagawa mo. What you are doing is for the people. You are not involved in massive greed and corruption. At makikita mo na ang taong bayan ay maiintindihan din nila na wala kang ginawang masama, kundi napopolitika ka lang. Kasi ganun din ang nangyari na. Ang daming intriga, no? ang daming political turmoil ng previous administration. So, we hope that that will be corrected because it is not helping our people. Kaya hanggang ngayon, itong ating mga totoong doktor at totoong eksperto at ating mga scientists, no, ay nakakasuhan simply because they are serving our people. And that is something
that actually pushed me to go back to Congress para magkaroon ng boses yung mga tao na iniipit at naiipit dahil sa politika. Ito nga, well, kayo na rin yung nagsabi yung usapin ng bakuna na naging controversial ng panahon ni dating Pangulong Aquino. Although, we acknowledge na parang sa Casnel ay past is past. Pero, how do you feel now, Congresswoman Janet? Do you feel vindicated? Dahil, in any way, kahit sa gaano man kalaki, katindi yung controversial noon at pag-atake sa inyo, eventually ay wala naman yata nag-prosper na kaso laban sa inyo kagnay sa yung controversial na dengbak siya, Congresswoman Janet. Pilit kaming hinanapan ng mali at butas. Lahat na hinalungkat. Lahat inipit para ipitin kami. Pero dahil hawak namin ng katotohanan at wala kaming tinatago at wala kaming masamang ginawa at kami ang mga totoong eksperto, nananaig ang katotohanan. So hopefully, we are looking at the possible, yung matapos na, yung lahat ng mga ito. Kasi nga, nadidismiss, nare-refile, nadidismiss, nare-refile. So ngayon, nasa proper forum ito, no? Nasa RTC ng Quezon City, RTC 229. Meron din namang nasa Sandigan. So, the documents kasi speak for itself. Eh. Tsaka, ang kagandahan kasi pagka sa korte, yung mga nagpapanggap na eksperto ay nalalaman na hindi totoong eksperto. Unlike before kasi, ang nangyari, hindi kami makasagot, hindi kami makasalita. At yung ibang ginagawang resource person, kunyari may ibang mga tinatawag sa Senado to testify, eh, yung iba hindi naman talaga totoong doktor, yung iba karamihan hindi naman eksperto. So, ang hirap, no? And then in Congress, hindi ka rin makasalita, no? Pipilitin mo pang magsalita kasi nakikita mo masyado ng bias yung chairman na nag-preside dahil nga naunahan ng information ng mga anti-vaxxers. Tapos syempre, let's admit it, no? Itong issue na to, eh, parang naging deflection na rin. Na every time merong controversy, inuungkat ito para matakpan yung mas malaki at totoong problema. Pero babalik na tayo, eh. I mean, I pity the doctors, especially the scientists, who have been victims of, yung mga sabihin na natin, political war. Pero ganyan talagang buhay, no? May challenges. Kaya nga, importante is acceptance that life is full of humps, no? Parang it's a roller coaster out there. Ang importante, hawak mo ang katotohanan, ang ginagawa mo ay para sa iyong mga kababayan, at makikita rin ng Diyos yung katotohanan, eh. So sa kay Kath Neal nga, una niyan acceptance. So si Kath, medyo si Catherine yan, nakikita ko bilang babae, challenging yan. Yung mga, sabi nga nila, yung mga, paano yung mga dogs? Kasi syempre, medyo may nakilala nilang nanay at tatay, yung kanilang mga aso. No? Acceptance muna yan. Then, dapat mamayang gabi nga iniisip ko na kailangan na talaga, Raymond, magbigay ng tips on how to move on. Ayan, abangan lang sa Facebook mo. Ito, Congresswoman, ito nga, may mga pinapatanong sa atin kung how did you come about, parang move on, at paano nyo nagapi yung kumbaga parang stress and all na idinulot ng mga challenges and mga controversial na pinagdaanan nyo previously. At mukhang blooming at parang nasa 40s lang daw kayo, doktora, Congresswoman. Ano po ang inyong health regimen na maaari maibahagi at to maintain that kumbaga aura, Congresswoman Janet? Raymond, ako ay normal na tao lang. So nasasaktan rin, nakakaramdam din. At aaminin ko, there were really times na napag-isip-isip ako. Talaga bang dapat magsasakripisyo ka kapag ikaw nasa gobyerno? But I realize that good governance is bad politics. And good politics is bad governance. Pag gumawa ka ng tama at para sa tao, merong mga masasamang elements na talagang ipu-pull down ka. At ang hindi nawawala sa gobyerno, sa taong bayan, and any aspect, no, even corporate, pero lalo na sa gobyerno, yung inggit.
Na-realize ko rin kasi medyo mabilis yung aking landas, no, yung aking path in government service. I started at an early age of 18, and then ako nga ang naging pinakabatang Secretary of Health. Na syempre yung sa iba, o bakit siya, hindi siya taga UP, hindi naman siya ganun pakatanda. Etong iba, may mga seniors. Pero syempre, ang hindi nila nakita is that the president during that time wanted somebody na naiintindihan yung problema sa baba at yung mabilis kumilos at may tenga, no? You have the ear and the heart to hear the clamor of the people para masolusyonan agad. So, how did I move on? I kept myself busy. Hindi pwedeng magmumukmuk ka kasi inisip ko, bakit nga ba sisirain ko ang buhay ko para dito sa mga peking eksperto at yung mga sabihin na nating gustong i-pull down ka kasi gusto nilang sila yung nasa posisyon mo at may politika rin yan. And it's not worth ruining your life simply because there are other people who want to put you down. So i-prove mo, kaya ako, nag-shift ako ng konti during that time. I shifted to the private sector. At binuhos ko doon yung effort ko. Nagulat ako, no? Kasi hindi ko naman linya, inaaral ko lang. Pero nagulat ako na sa bilis ng panahon, kaya ko palang maging CEO, maging presidente ng ilang mga kumpanya, na nakikita mo, nakakabigay ka ng trabaho sa tao, naayos mo, na-organize mo. And it's really rewarding kasi makikita mo na hindi totoo na yung pinagbibintangan ka na parang wala kang kwenta at ikaw eh parang naging nakakahawang sakit na iilagan ng ilan. Yes. And at the end, love yourself by pamilya pa rin. Babalik ka talaga, no? Naging inspiration ko kasi syempre may anak ko. And my daughter kept on telling me, siya ang naging strength eh. At nagulat nga ako kasi dapat magdo-doktor siya. But then, nung nakikita niya yung mga kasamahan ko, lalo na yung mga scientists na dapat ipinagmamalaki ng mga Pilipino, naubos tuloy. No? At pinagkasuhan, may namatay pa. May iba ayaw nang tumulong sa gobyerno. Pero pagdating ng COVID, kaming lahat din ang pinatawag at pinatulong. It simply shows that even the previous administration believes in our capability. Mm-hmm. So, ang nangyari, yung aking anak tuloy ay nag-law school at ngayon ay nasa third year na. So, there's always a purpose for everything. Yes. So, it made me stronger. It made me realize that people can be vicious and sometimes ang importante rin is alam mo ano ang dapat gawin. At kung wala kang ginawang masama, huwag kang matakot kasi nasa likod mo ang Diyos. Exactly. Anyway, eto nga, actually, bago tayo umere, well, even yesterday pa, nagmamaritest na kami ng ating producer sa program, kung gusto mo man dyan, sa inyong Facebook account. At napansin namin, marami ka palang mga videos na nag-exercise, sumasayaw, parang calisthenics, o how do you call that? Part ba ito ng coping up at moving on sa mga, kumbaga, mga stress at mga challenges na pinagdadaanan, Congresswoman Janet, ma'am. Oh, yes. No? Actually, yun nga eh. Keeping yourself busy, working. At ano ba, dapat alam mo anong direction mo. Ako nung makita ko, marami ang forces na gusto akong gamitin, no, sa masamang paraan sa politika, I decided to keep myself busy and believe in myself kasi tinitingnan ko naman na ang daming bagay na kaya kong gawin. Yung sipag at yung tiyaga mo na binigay sa gobyerno, pag ibigay mo yan sa private sector o ibigay mo sa sarili mo at dun sa iyong mga gustong mapuntahan, ay mararating mo. No? At the end of the day, minsan nga nakagulat nga itong politika, yung mga magkaaway nagiging magkaibigan, yung mga magkaibigan nagiging magkaaway. Ang importante, saan ba tayo patungo? So saan ka ba patungo? You have to have a direction in your life, and when you pursue that direction, medyo marami ang haharang. Pag walang humarang sa'yo, ibig sabihin, wala kang kwenta. Pag marami yung humaharang at marami ang naiinggit sa'yo, it is because meron kang mararating at meron kang maabot. And when you are down, there is no way but to go up. Yan ang aking
pinaghawakan. Dahil kailangan kong maging matatag ay dahil nakasandal din sa akin yung ating mga experts at mga doktor na hindi sanay sa mga bangayan sa politika. Actually, ito nga, for the public info, marami po kayo talagang na-file din ang mga panukalang batas. At yung pinakabago nga, isa dito ay yung, eto baka marami kayong makakaaway, maraming magagalit sa iyo rito na mga mahilig sa extra rice, lalo sa isang sikat na kainan na nagbibigay ng only rice. Itong Rice Waste Reduction Act of 2023 o yung serving of half cup rice. Bakit po ito ang panukala ninyo? Ano po yung parang wisdom, logic nito? At yun nga, paano na po yung mga nagsiserve ng only rice? Gaya banggitin ko na yung ano po yung mang inasal? Ganito lang yun, Raymond. No? Walang problema kung gusto mong kumain ng maraming kanin. Walang problema yan. Pero 7.8 billion bawat taon, according sa Philippine Rice Institute, ang bigas, ang kanin na ating sinasayang. Yan ay yung computed pa lang nila. Pero marami dyan ang hindi nako-compute. So I believe that is understated. Bakit tayo magsasayang ng bigas at kanin? Ang daming nagugutom. So kaya, kunyari ako, minsan pag ako'y kumakain, hindi naman ako ganun kagutom. At I'm very, ngayon, no, na tumatanda tayo, nagsisimula na rin tayo maging conscious sa ating carbohydrates. Yung rice kasi, napakabigat yan at pwede yung i-convert into sugar. Kaya nga yung mga diabetic, minimize yung rice. So, yung panukalang batas na ito ay magmamandato na available ang half cup rice. Kasi ang daming restaurant, ang daming karinderya, ang daming kainan, na pag nag-serve sila, talagang one full cup. Kaya yung iba dyan, makikita mo, kalahati lang ang kinain. At nasasayang. Yung iba naman, pilit na lang na uubusin. So, hindi healthy yan. Guilty ako dyan minsan. Pero kung nagda-diet ka, half cup rice lang at maubos yan, edi okay ka na. So, ang problema, hindi kasi siya available eh. Kaya dapat maging available ang half cup rice. Maraming iba magre-reklamo, sasabihin nila na, eh, mahirap yan, istorbo sa amin yan, mga negosyante, kasi dapat mas mahal. Ang expectation kasi ng tao, ang half cup rice, kalahati din ang presyo. Pwede namang gawin yun kasi ang restaurant, ang kumikita sila ng malaki dun sa ulam. So yung sa kanin, mag-break even lang sila. Dapat okay na yun. No? So ipupush talaga natin yan kasi nagsasayang tayo ng kanin. Alam mo naman yung mga Pilipino, kanin is life eh. Rice is life. Hindi sila pwede maging kamote is life. Dagdag pa rin mo, no? Hindi alam nung mga tao na, I mean, alam nung iba, but karamihan, hindi nila alam. It takes 20 minutes for your brain to realize na busog ka na. So pag kumain ka, di ba, minsan ang feeling mo, ay, gutom na gutom pa ako, pero after some time, parang masusuka ka sa sobrang busog. That is because, physiologically, yung utak natin, 20 minutes yan bago baka makabasa no, or ma-realize na, ay, busog na ako. So yung 20 minutes gap na yun, nakain ka ng kain, hindi na dapat kailangan yon. So pag half rice lang at naubos mo yan, upo-upo ka, inom-inom ka ng kape or tubig, then marirealize mo, or manonood ka muna ng mga news sa politiko, marirealize mo, ay, busog na pala ako. So hindi ka nagsayang ng kanin, healthy pa. Marami rin kasi, Congresswoman, yung matatawag na parang takaw tingin, di ba? Yung parang nag-order ng extra-extra, even sa rice. Tapos, eventually, pagka ano, hindi naman nauubos. So, ito palang panukala nyo, it's not a mere, kumbaga, economic o kaya for the reason of pagtitipid. Pero, it's also a health measure dahil parang may iwasan yung extra carbs at eventually ay nagiging extra sugar, which is unhealthy sa ating katawan, Congresswoman. Janet. Yes, yung ating mga diabetic, nililimit yung rice nila niyan. Yung iba naman na medyo bordering sa obesity, naglilimit din ng rice. Tsaka, alam mo naman, babae man o lalaki, habang nag-iedad ka, eh dapat mas naho-conscious ka na dun sa mga sinusubo mo sa iyong katawan. Eh, kaya lang, yun nga, minsan, alam mo yun, lalo na pagkamahal, sasabihin mo, ubusin na natin tong kanin, sayang eh. But kung available ang option ng half cup rice, papayag ka na yun lang yung ubusin at yun lang yung kainin mo.
Ayun. Ito, may iba pa tayo dahil may nakani pa yung bill for seniors, early voting for senior citizens. I understand, marami na. Even sa COMELEC, meron sila sariling resolusyon at may sa Senado rin, may counterpart na rin na panukalang batas. So, ano po ang status nito at bakit po ninyo naisipan talaga na i-push itong mas maaga na pagboboto ng mga senior citizens, Congresswoman Janet? Unang-una maraming, syempre pag senior ka, mas madali kang mahawa ng sakit. So kapag nasa isang lugar ka na congested, eh hindi healthy. Pangalawa, syempre pag senior ka, mas madali kang naiihi or naghahanap yung mga call of nature ng dyan. So mas less ang kanilang pag-stay dun sa voting center, mas better. So bigyan natin sila ng priority or avenue, no, kung saan makakaboto sila ng maaga at hindi sila maghihintay ng matagal. In tsaka ano rin yan, no, meron ng mga power naps na mas matagal yung ating mga seniors, no, usually after lunch. Magre-rest yan. So yun naman, eh wag nating ipagkait sa kanila. Ang nangyayari kasi niyan minsan gustuhin naman nilang bumoto, eh umuwi na lang. Or minsan naman pag pinipilit nila, eh sumasama yung kanilang pakiramdam. Ito, alam ko maraming maka-relate dito at maraming kumbaga magkaroon ng interest at kumbaga makasuporta sa inyo itong local, yung local bill ito actually, ito tama, Congresswoman, yung additional benefits para sa mga mute o yung mga pipi, bingi at yung may Down syndrome. Ano pala yung una, yung hugot ninyo, meron ba kayong mahal sa buhay, kakilala o in general lang na gusto nyong i-push itong dagdag na benepisyo para sa mga pipibingi at yung merong mga Down syndrome, Congresswoman Janet? Well, una, meron talaga akong mga kakilala, no? May pinsan din ako may Down syndrome. Tapos meron nung nasa DOH ako, ito eh, si Eunice ang kanyang pangalan, si Eunice Tainio, ay naging kaibigan ko, no? Ito ay bata na may Down syndrome, pero siya ay nagpupunta sa normal school. Unfortunately, parang nung grade 4, na-carry niya pa, pero pagdating ng grade 5, medyo iba na yung kanyang absorptive capacity compared sa classmates niya. Pero ang isa kasing ganun talagang nangyayari. Kapag ang pasyenteng may Down syndrome, prone sila sa pulmonary illnesses. Madali silang magkaubo, madali magka-pneumonia, madaling mahawa ng sakit, ng mga sakit sa baga. So sa gastusin pa lang, medyo kakaiba ang gastusin ng magulang kapag ikaw may batang may Down syndrome o meron kang deaf, mute, and blind na miyembro ng pamilya. Yung bagong Pilipinas Servicio Fair na gagawin sa Iloilo sa December 9 and 10, sinimulan namin yung proposal na magkaroon ng database sa lahat ng mga pamilya na merong kasamang deaf, blind, mute, or may Down syndrome at bibigyan ka ng financial assistance. Kaya nailapit ko ito kay Speaker at tuwang-tuwa naman siya, no? At gustong-gusto niya. Sabi ko, Speaker, eh, pwede namang ipasok yung database nito sa DSWD para every December meron silang cash assistance na makuha, no? Parang regalo na lang natin yan dun sa challenges nila health-wise, physical-wise, kasi ito yung sektor ng ating gobyerno na talagang dapat alagaan. So we are pushing for this program to be part of the regular program of the SWD. Kasi yung pag magiging ano na nila yan, eh, annual Christmas gift, eh, hindi naman talaga siya Christmas gift, kundi yan e pangtustos doon sa mas malaki nilang gastusin compared to normal children. Mm-mm. And normal human being, normal people, no? Kasi, syempre, iba yung mga may check-up rin sila. Minsan, meron ding mga, yung sa trabaho, hindi nila nagagawa ng kapareho doon sa talagang walang kapansanan. So, dapat nating asikasuhin itong sector na ito habang buhay. Kasi, siguro until now, marami pa yung hindi lubusang nakakaintindi at parang merong stereotyping or stigma pa rin kapag ka ikaw ay anak,
kamag-anak o kaya mahal sa buhay na mayroong ganyang mga parang incapacities, Congresswoman Janet. So ito, kahapon nagsimula na yung BICOM, yung Bicameral Conference Committee meeting. Comment nyo lamang dahil sinabi ni Senator Sonny Anggara na malabo na na maibalik yung tinapyas ng Kamara na confidential at intelligence funds ng mga civilian agencies like sa DepEd at sa OVP. What's your take on this, Congresswoman Janet? Did you support yung pag-strike o talagang pagtanggal yung mga turang intel funds mula sa mga civilian agencies, Congresswoman Janet? Yes, I supported it. No, but let me be clear. Hindi siya directed lamang kay Vice President Inday Sara. Ang totoo po niya, nung tinitingnan ko nga yung budget, nagulat ako. Kasi yung confidential fund, lumobo. No? I think, I just don't have the documents now, pero parang from 18 agencies yata, umabot ng 29. Yes. Dati nasa mga 16 lang yun. No? Pero let us look at the figures. Kung dati-rati, ang confidential fund total is nasa 500 million lamang. Ang naging pinakamalaki yata nito is 700 during the time of former President Arroyo. Yung sa iba, nasa 500 prior to her. Then medyo bumaba ulit ito ng konti. No? Naging 750 pero nako-consume lang nasa 500. Nagulat ako na taon 2017-18, lumobo ito sa, I think, mga 8, more than 8 billion. No? Wow. Then, akala ko, yun lang yun. Pero yung sa Intel Fund, ganun din. Lumobo rin siya into billions. Na dati yung Intel Fund, eh, nasa mga ganung amount, 500 billion. Lumobo rin siya, no? Sa mga more or less ganung amount. I'm not sure, no? Hindi ko lang dala yung papel ko. I'll text it immediately after this. But it was around 7 to 8 billion. So iba pa yung Intel Fund. Iba pa yung confidential fund. Tila maraming nakiuso at naaabuso na siya. Kasi may purpose naman talaga siyang pinagagamitan. Parang naging convenient sa lahat na gawing confidential fund kasi nga wala ng audit. Yes. So ang maganda niyan is hindi mo naman tatanggalin ang pondo, pero ilalagay lang natin sa tama. Kasi kung hindi yan i-correct ngayon, patuloy na yan eh. No, ilalagay lang sa tamang program. No? So pwede naman talaga siyang gamitin ng iba pang mga ahensya. Nakita ko doon yung ibang mga ahensya like DICT, ang laki-laki ng confidential fund. Ibalik. Well, to be honest, no, kasi ako nanggaling rin ako sa kabinete. Ang confidential fund na nasa Office of the Office of the Executive Secretary or the Office of the President, hindi naman ibig sabihin yan ay presidente lang ang gagamit. Pwede kasi yung humingi ang ahensya sa bawat pangangailangan nila. Kunyari, mangailangan ng DICT, isasabit lang naman nila yan, ito yung proposal, and then kung ano yung program na yon, gagastusan ng confidential, para siyang ano eh, para na siyang pondo na naka, parang lump sum fund, na ginagamit ng lahat ng ahensya. I believe it's better that way. Kasi kung response naman kasi, may quick response fund, yung QRF, yun yung sa mga departments, yun yung sa mga executive agencies, na kapag may calamity or may biglang pangangailangan, yung quick response fund ang pwedeng gamitan. That's very flexible. Eh, hindi pa yan nasama dun sa confidential fund. Mm-hmm. O yung MOE, no, kasi pang-operate yan, no? At least pwede rin yun. Para lang medyo maitama natin kasi dumami na, and I'm not blaming the vice president, I'm not also blaming other people na no. Siguro parang naging convenient na pasok yan. So ano yan, lalaki at lalaki na lang. And then yung parameters. Kasi saan ba talaga ginagamit yung confidential fund? Diba, ginagamit yan doon sa mga civilian agencies who are actually dealing with situations of national security threats, no? So, nakita na kasi natin sa utilization, ay magugulat ka sa dami ng ahensya na nagkaroon na ng confidential fund. Minsan magugulat ka kung kailangan ba talaga siya o hindi. So what will prevent its abuse later on? At ang problema, ang ganda niya ha, I mean, kailangan talaga siya, pero parang na-taint
tuloy yung pangalan. Kasi nga, lumaki nang lumaki yung issue eh. So, but then we still have to support all the offices by putting it into actual programs that are part of their mandate. Ito, bago kita pakawalan, gusto ko lang balikan yung pinag-usapan natin off-air, off-cam, Congresswoman Janet. Nabanggit nyo kanina yung danger of combination ng vape saka ng regular na cigarette. So para warning na rin sa mga medyo paklas na nag-vape, then eventually pag naubusan ay nag-yoyosi. Ano po ang inyong take at paalala rito, yung nabanggit nyo kanina na danger of that combination, Congresswoman Janet, ma'am? Ang sigarilyo talaga ay sa Ilonggo, halit, no? That's really bad for our health. Magkaka-cancer ang tao, nagkaka-cancer din yung ibang mga passive smokers. Pero ngayon, pumasok itong vape. Kung tingnan mo kasi, akala mo siya in ka. At ang nakakalungkot, karamihan ng ating mga bata, ang daming mga bata na maaga pa lang inag-vape na. Ang problema, maraming hindi nakakaintindi na yung vape at yung sigarilyo ay kinocombine nila, which studies have shown to be a deadly combination. So nakikita natin ngayon yung mga bata na 40 years old, nasa bingit ng kamatayan. At kung makikita mo yung damage ng kanilang lungs dahil dun sa kombinasyon ng vape at sigarilyo, magugulat ka. So sa ating mga kabataan, kung pwedeng huwag mag-smoke, stop smoking. Kung hindi pa nagsisimula, huwag nang simulan. Pero kung andiyan dyan na yan at nag-decide kang mag-vape, well, mas harmful talaga ang sigarilyo kesa sa vape. Pero yung vape, hindi naman siya harmless. Marami rin siyang harm. Lesser lang. Pero pag ikaw ay nag-vape, tapos in between nag-sigarilyo ka, it's a deadly combination. Mas nalalapit si kamatayan. Ayun. Okay. With that point, muli, maraming salamat. Iloilo, 1st District Congresswoman Janet Loreto Garin, sa oras na inyong ipinahiram sa aming programa. At muli, stay safe, stay healthy, stay beautiful, kahit hindi na magkabalikan sina Catherine at Daniel Padilla, Congresswoman Janet Garin, ma'am. Salamat, Raymond, at sa ating mga viewers, not sa iyong mga masugid na viewers, magpapasko na. Move on tayo. Marami pa ang pwede dyan na maging inspirasyon sa ating mga love life. Ayun. Okay, ma'am. Again, thank you at hindi ito sana ang huli nating pagkikipagkwentuhan dahil we have missed you dahil nakakapanayam namin kayo noon sa way back noong Pinoy administration. Ingat po kayo at God bless Doktora at Congresswoman Janet, ma'am. God bless. Ayan, mga kapolitiko, at natapos na naman ang isang oras ng makabuluhang talakayan at syempre, masaya dahil game na game ang ating bisitang napakagandang Ilongga, si Congresswoman Janet Garin, at nakibahagi siya on lighter at even mga serious issues ng ating bansa. At samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado para sa panibagong edisyon ng ating programang Mahiwagang Mundo ng Politiko. Muli, ako po si Raymond Tinaza. Happy weekend!